Welcome back again dito sa ating YouTube channel. This is me again, Cindy, at welcome kayo dito sa ating munting tahanan, this Cindy's Gallery channel. So in today's vlog, it's gonna be a Q&A portion dito sa Cindy's Gallery. Since I know na it's been a while since hindi ako nakapag-gawa ng video or sit-in vlog na Q&A portion kung saan sasagutin ko ang ilan sa mga katanungan dito mismo from our comment section. So ito na yung right timing, guys, na sasagutin ko yung ibang mga comments na hindi ko pa nasagot kasi nga hindi ko masyadong maisa-isa lahat ng mga nasa comment section since minsan is hindi ako makapag-reply dahil busy nga. I think this is the very best way para naman at least na mag-guide natin yung isa't isa at matulungan natin sa ilan sa mga katanungan na gusto ninyong masagot dito sa ating channel. So, pipili lang ako ng ilan, but usually ito yung mga katanungan, guys, kung saan hindi ko pa talaga nasasagot. So it's going to be a more on oral contraceptive pills pa din kasi ito yung most requested na mga questions ko dito sa Cindy's Gallery. I think the last time na gumawa ako ng Q&A portion, I think 2 years ago or 1.5 years ago. So it's been a while. So I hope na makatulong itong video na ito, especially din sa ating mga subscribers na hindi ko masyadong napapansin yung comments dahil nga sa dami na nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Okay, so simulan natin ang ating mismong Q&A portion. So the first question here is, hello ma'am, naubos ko na po yung first tab ng Trust Pills. Di pa ako dinatnan. Hanggang ngayon, wala naman akong palya. So if hindi ka pa dinadatnan or nireregla, tapos hindi ka naman pumalya or wala kang skip or miss pills sa Trust Pills, paniguradong normal effect lang yung iyong nararanasan. Kasi usually, guys, sa 28 days pills ay hindi talaga nireregla. May iba na nireregla sila, pero may iba din mga 28 days pills user na nag-skip talaga sa kanilang regla. Yun yung naging effect sa kanila. So siguro kung ikaw ay gumagamit ng Trust Pills, and we know the Trust Pills is a part of 28 days oral contraceptive pills, so siguro is yung epekto sa'yo is hindi ka re-reglahin. But don't you worry dahil aabot ka din sa punto na re-reglahin ka. But just keep on continuing taking the 28 days oral contraceptive pills kung hindi ka gustong mapuntis ka agad. The next question is from Kaepe. Ask lang po, when po tayo dapat mag-stop ng pag-take ng pills? After po ba ng menstruation? Pwede na po ba nang mag-stop pag niregla na po? Actually, guys, yung pag-stop ng pills is anytime naman talaga. So, wala naman talagang dapat i-follow na time kung kailan pwedeng mag-stop. Anytime you can stop taking pills, depende sa pangangailangan mo. So, in your case, if gusto mo mag-stop, siguro regularly mo lang iniinom yung oral contraceptive pills, and this time siguro gusto mo naman na magiging maranasan yung normal talaga na menstruation without the intervention of any oral contraceptive pills, then you can stop it once na maubos mo na ang iyong oral contraceptive pills. So ganun lang ka-easy. Kapag naubos mo na yung isang pakete ng oral contraceptive pills, then you can stop it naman. Pero kung ayaw mo pang mabuntis, be sure na magkaroon ka ng backup na contraception para hindi ka kaagad mabuntis. Next question is, hi po ma'am, itanong ko lang po kung dapat ituloy ko po pag-inom ng pills kahit hindi pa ako niregla. Lady pills user po ako, 2 weeks na akong hindi niregla, may spotting lang po lumabas, tas wala na po ulit. Until now, hindi pa po ako nireregla. Dapat po ba i-continue ko pag-inom ng pills or antayin ko po ulit reglahin ako? Thank you po. Sana mapansin niyo po ang tanong ko. God bless po. Actually, guys, yung 28 pills as what I have said, minsan talaga ay may epekto sa ibang mga kababaihan kung saan hindi sila nireregla spotting at kukonti lang talaga yung magiging menstruation nila. So as long as you are sure na hindi ka nakapag-skip or wala kang miss pills, then wala kang dapat ipag-alala. So that might be a natural or normal effect sa 28 days pills user. So what I can say sa 28 days pills, kung gusto mong maipagpatuloy yung effectivity ng oral contraception, then you have to continue taking your 28 days pills, may regla man o wala. So, ganun talaga yung instruction ng 28 days pills, guys, para mas maging effective yung ating oral contraception. Kapag 28 days pills user ka, dapat tuloy-tuloy, reglahin ka man o wala. Next question, ma'am, gusto ko pa sanang mag-take ng Dayan 35 para lang mabuntis.
paano po kaya ako, paano po kaya yung pag-inom na gagawin ko? Actually guys, yung Dian 35 is an oral contraceptive pills. So it is a medication or it is something that can intervene your hormones para hindi ka mabuntis. So if your goal is to be pregnant, then you don't need to take the Dian 35 pills. Siguro, kung may problema ka sa pagbubuntis, what I mean is, kung nahihirapan kang magbuntis, I think the best thing to do is to visit your OB-GYN para ma-check ka physically, para malaman kung ano yung condition mo at kung sino man yung may problema, kung ikaw ba o yung partner mo. So, you don't need to take the Dian 35 para lang mabuntis kasi yung Dian 35 po is an oral contraceptive pills which is a family planning method na nakakapag-prevent na mabuntis. Itong next question, guys, is medyo mahaba-haba. From ISH, may tanong po ako, Dian pills po ako, 6 months na po akong gumagamit ng pills. Pagka magkakaroon po ako ng means, tsaka ako nagtitake ng pills, okay lang po ba yun? Wala po bang effect yun? Kasi sabi nila, need daw ng 7 days break kahit nagkakaroon ka na ng means, sa 7 days na yun, dapat after 7 days ka pa, talaga dapat uminom kahit nauna ka na magka-means. Tapos, pagka in-stop po yung pills, may tendency po ba din na di ka magka-means ng ilang buwan? Okay lang yun? Hihintayin na lang ulit magkaroon? Pwede po ba maglagay ng suppository kahit nagpi-pills? Di po ba problema yon? Pagka iinom ka po ng vitamins, di rin po ba nagkaka-apekto sa birth control? Salamat po sa pagsagot. So actually guys, yung Dian 35 pills is ginagamit siya kahit you can use naman for before or after the menstruation. Kung gusto mo magsimula na yung Dian 35 pills, you can start it right after your menstruation or you can also start it before your menstruation. Depende sa'yo as long as you are sure na hindi ka buntis. So kapag nasisigurado mo na hindi ka buntis, tapos then you are ready to take the oral contraceptive pills which is the Dian pills, you can start anytime. And then, tama po yung sinasabi nila, right after na maubos mo yung isang pakete na 21 days pills, you have to rest for 7 days. Kasi sa 7 days na yan, is magkakaroon po ng menstruation ang isang babae na Dian user. So kapag hindi mo po binibigyan ng 7 days rest yung sarili mo, right after mo maubos yung Dian 35, there is a tendency na hindi ka magkakaregla. So, what is the ideal thing to do is to take the pills, the Dian 35 pills, for continuously for 21 days. And right after 21 days, you have to take a rest at least 7 days para magkaroon ka ng regla. When it comes naman sa ilan sa mga antibiotic na mga iti-take na mga medication, yes, meron po talagang mga contradiction dyan, pero i-separate ko na lang po yan sa next na magiging video ko para mas maging specified po talaga yung magiging topic natin dun. And then, the last question that you ask is, okay lang ba uminom ng vitamins kahit nag-birth control? Kung wala bang effect yun? Yes, guys, wala namang contradiction sa ating mga hormonal na mga oral contraceptive pills when it comes sa mga vitamins. So, you can take both naman po in one time. Next question is, anong pills nakakatapa tsaka pampatanggal ng pimple? Actually, guys, wala pa naman talagang study na nag-prove na 100% sure sila na isa yung pills sa rason kung bakit tumaba sila. But there is really some certain variables na nakakapag-apekto talaga sa weight ng isang babae sa isang oral contraceptive user. Para sa akin, personal experience ko lang naman, yung medyo nag-gain talaga ako ng weight is dun sa Daphne pills. Yun talaga yung medyo mabigat talaga ako sa Daphne pills, sa mga 28 days pills. But when it comes to 21 days pills, dahil na nga siguro din sa chemicals na nasa mga 21 days pills, which is medyo level up sila at maganda yung kanilang epekto, hindi ako nagkakaroon ng overweight or yung dagdag ng timbang. So, yung mga 21 days pills na mga oral contraceptive pills, just like the Althea pills, the Dian 35, is also best para sa mga may pimples. So, kung gusto niyo mawala yung pimples ninyo, kung gusto niyo mag-take ng oral contraceptive pills na nakakaganda tapos nakakawala ng pimples, I suggest the Dian 35 at saka yung Althea pills
Okay, this one is a commonly asked question as well from Rin Ria. Ma'am, 7 months user of pills po ako. Pag po ba naubos yung pakete tas magti-take uli ng bagong pakete, kailangan pa rin ba maghintay po ng 7 days para safe? Sana masagot niyo po. Actually guys, kapag hindi ka first time user ng oral contraceptive pills, say for example, kapag nakadalawang pakete ka na, tatlong pakete ka na, so usually effective na yun guys, except kung tinigil mo. Kung first time user ka, syempre dapat talaga ng backup plan. So you have to make sure na may backup plan ka for the first 1 week sa pag-inom mo ng oral contraceptive pills. Pero kung nakaubos ka na ng isang pakete tapos i-continue mo na siya for the next month, you don't need na to have that precaution of 7 days na dapat may backup plan ka. Okay na yun guys. Pero kung uminom ka ng unang pakete mo tapos nag-stop ka ng ilang buwan, yun yung dapat na kapag bumalik ka ng oral contraceptive pills, be sure na may backup plan ka for the next, for the first 7 days. Next is from Lovely Cinco. Ask ko lang po, bakit 11 days na hindi pa rin natapos regla ko? Sana po mapansin. Actually guys, kung medyo much blood na yung nawala sa'yo, you have to go na to your OB-GYN kung nasobrahan na yung days ng ng menstruation mo, kasi we know that it's not normal already. So I suggest na you have to go to the nearest OB-GYN na kilala mo para at least na ma-check ka at mabigyan ka ng gamot kung meron mang problema. Paano po kung may nangyari sa inyo sa 7 days free na reserba sa 21 days pills bago po kayo magkamis? Safe po ba yun? Actually guys, yung 7 days na rest mo right after mo mag-take ng 21 days pills, it's safe naman to have that intercourse. But syempre, right after that 7 days rest, you have to make sure na makapag-take ka ng panibagong pakete. So wag mo nang i-extend ng ilan pang days. Right after 7 days, you have to start your new pack. So safe po ang magkaroon ng intercourse kahit sa 7 days rest. Next question, from Mikey Banagbanag. Ma'am, pwede na bang huminto? 2 beses pa lang ako uminom, tapos, pero sobrang sakit na ng ulo ko. Sana ma-replyan ka agad. So, kung yung concern mo is dahil sa pananakit ng ulo mo, you can stop naman po the oral contraceptive pills kung hindi maganda yung side effect o yung epekto sa'yo. Ma'am, may tanong lang po sana ako, naubos ko po yung isang banig ng pills ko, tapos nag-stop na po ako mag-inom. After po nung niregla po ako, tapos 5 days po ng regla ko, may nangyari po sa amin ng partner ko, pero may spot pa po ako. Pinutok niya po sa loob, mari po bang mabuntis ako kahit may habol na regla ako nung may nangyari sa amin. Yes guys, kahit na say for example na niregla ka, tapos may nangyari sa inyo, kahit may spotting ka pa, possible po, lalo na po kapag patapos na po yung menstruation ninyo. You have to make sure that you have to take oral contraceptive pills. Kasi yung sperm po kasi ng lalaki is nananatili sa loob ng babae for 5 days. So kapag that 9 ng sperm na naging fertile yung egg within that 5 days, possible pa din po talagang mabuntis. Which means na mas safe po sa rhythm method yung paparegla ka pa lang kesa papatapos ka na ng regla. Now, let's move on dito sa last na question natin, guys. Hi po, ma'am, pwede po bang uminom ng pills kahit wala pang regla after mga na 2 months old na baby ko? Thank you. So, actually, guys, pwede naman na uminom ng oral contraceptive pills kahit wala ka pang regla to make sure talaga. Kasi yun din yung ginawa ko noon para masigurado ko na hindi talaga ako mabubuntis kagad. So, pwede naman guys, but make sure na meron po yung prescription ng iyong OB-GYN or sa health center para magabayan ka. Hindi pwedeng sarili-sarilihin mo lang yung oral contraceptive or family planning method mo. Especially ngayon na kapapanganak mo pa lang, you have to strictly follow the recommendation of your OB-GYN para mas magiging safe ka. So there you have it guys. I know na marami pa mga katanungan na hindi ko talaga nasasagot. But then I will make sure na magkakaroon pa tayo ng part 2
sa Q&A portion natin about the oral contraceptive pills dito sa ating channel. Kaya naman, abang-abang kayo dito sa ating munting tahanan, guys. If you have more question about the oral contraceptive pills or any kind of family planning method, just feel free to comment dyan sa ating comment box para naman na mabasa natin at masagot natin at magayabayan natin ang isa't isa kung ano nga ba ang dapat nating gawin. So there you have it, guys. Thank you so much, guys, for watching, and see you all sa ating next na mga vlogs. Bye!